Magandang araw po mga Karo House. Today nga po pala is September 18, araw po ng Sabado. So ngayon pupuntahan ko dito sa admin office kung marirelease na po yung aming ay! Kamusta po? Saktan-sakto. Hello po. Baka meron po kayong gustong patiin. Binabati po namin si wala lang. Ah, okay. Maraming salamat po sir, ma'am. Thank you. Yan, magandang araw po mga Karo House. Today nga po pala is September 18, araw po ng Sabado. Until now po ay hindi ko pa po hawak yung permit dito sa susunod namin na gagawin sa phase 4. Pero subukan ko po mamaya kung makukuha ko. So nandito po ako sa may boundary ng magkabilang Camellia Lisandra dito. Tapos sa Affordable dito. Yung Affordable medyo mas malalaki po yung mga bahay dito. Tapos dito naman sa Lisandra, dito may makikita tayong mga row house dito tsaka yung mga single firewall na townhouse. Tapos dito sa gawin na to, dito po yung phase 5. Yan, napili ko po nga dito po mesto. Mukhang mas maganda yung ambience dito habang nag-video. So ngayong araw po na to, maikli lang po yung video natin dahil ang dahil yung topic po natin ay regarding po sa kung magkano po yung estimated na sahod ng mga manggagawa, no? So example ko po rito yung mga manggagawa po natin. Against the light kasi dito. Yun dito medyo. Bali dito sa grupo namin, mag-start po tayo sa sahod ng dalawang skilled worker po natin. So sila, dati hindi naman po ganun din nakakalakihan yung sahod nila nung nag-uumpisa kami. Kasi nakabase po tayo sa... Bali syempre tayo, nakabase po tayo sa construction. So sa construction, nakabase din po tayo sa minimum wage. So kadalasan dito, tinitingnan natin kung saan po yung location. So dito po kasi sa provincial rate, no, pagdating po dito sa Cavite. Pero pag regarding naman po sa construction, depende naman po dun sa manggagawa or nangungontrata kung paano po nila i-rate yung isang manggagawa. So sa skilled worker natin, sumasahod po sila ng 1,000 a day. So yan yung estimated, 1,000 a day kasi nasa contract sila eh. Tapos yung isang staff natin na halos kasing skilled nila is 700. Tapos yung dalawang laborer natin is 500 and 500. Ayan po yun. Mga nagtatanong po kung magkano po yung mga sahod ng mga manggagawa, ayan po yung isang example na sinample ko po yung grupo ko kung magkano yung daily rate po nila. Pero depende naman po yun sa magiging foreman po na tumatanggap po ng kontrata. Depende naman po yung kung magkano po yung mas magiging rate niya. Sa mga kagaya po ng non-technical na worker na kagaya namin, pag tumatanggap kami ng kontrata, bali kami po yung nagdidikta kung magkano po talaga yung matitira or magkano po yung sasahurin. Siyempre, lahat naman po ng negosyo ay may kita. Yan po yung isa sa mga kasagutan po dyan. Regarding naman po sa paggawa o pagkokontrata ng bahay, kapag nakapaglatag na po ng detalye yung ating nagpapagawa na kliyente, lalo na mas maganda may plano. So dalawang bagay po kung paano natin kukunin yung ating kontrata. So may tinatawag tayong percentage method kung nagdaan po ito sa detalyadong pamamaraan, no? So kukunin natin sa percentage ng materialis. Meron naman po binabase ng isang contractor na manggagawa according sa grupo nila kung gaano katagal ang renovation, no, kung gaano katagal ang trabaho. Imo-multiply po natin 'yon sa estimated na magiging sahod ng kabuuang grupo according doon sa tagal ng trabaho. Ayan po 'yon. So, sa mga nagtatanong, at least mabigyan namin kayo ng idea sa mga gusto magpakontrata. Bali ganyan po yung isa sa mga idea ng ibang nangongontrata. Lalong-lalo na rin kami, ganyan yung isang mga pamamaraan po namin.
Regarding naman po sa mga issue ng contractor dito sa Lumina, dito po sa lugar namin, magkakakilala po kami. So hindi po kasi maiiwasan na yung gawa ng isa ay nalilipat sa gawa ng iba. For example, yung may mga gawa po kami na hindi na po namin mabalikan, bali nagkataon po yung client owner na ginawan po namin ay nagmamadali po at naghahanap na ng gagawa ng kanyang bahay. Ang nangyayari po, yung ibang mga contractor na kakilala namin, ipinapasa po namin dun. Siyempre, napaka-importanting bagay din po na meron kaming pagkakaisa po dito sa lugar namin. Kasi para pag nagkaroon po ng mga back jobs at ipinagawa na po sa iba, at least madali po kaming magkakaroon ng kaunawaan. No? So, yung example dyan, halimbawa, meron kaming nirenovate na gawa dati ng ibang nangongontrata dito. At least malalaman ko yung idea kung paano nila ginawa. So lalapit po kami sa kanila ng walang pag-aalinlangan para maiwasan din po yung kasiraan. No? Kasi minsan sa ganyan, mga bagay, yung nadadagdagan or nababawasan yung mga dapat na hindi naman na dapat sinasabi doon sa isang renovation. Para mas maganda yung pagkakaunawaan ng mga nangongontrata rito, lahat po kami ay nasa maayos na kalagayan. So wala po kaming inggitan at wala po kaming lamangan. So example ko na po dyan si Kuya Albert Magdamit. So shoutout sa iyo, kay Bril and kay Ryan. Yan, shoutout din sa inyo. Lalo-lalo na kay Tatay Mario at kay Tatay David. Isama mo na dyan sila Mary Joy Asopardo. Yan, isama nyo na ho dyan. So lahat ho kami rito ay may pagkakaunawaan. Just in case na dumating ang time na yung gawa namin ay mapasa sa kanila, yung gawa nila mapasa sa amin. At isa, pwede kami makipag-comply sa kanila para sa madali ang renovation at kung meron bang pagbabago. So ibig sabihin, nagkakaroon na ho kami ng idea bago pa namin i-renovate yung mga dating mga gawa nila. So ayun po yung isang example ng mga issue dito. So kahit pa paano nagkakaisa kami rito at saka maganda yung samahan din namin kahit pa paano. Syempre, competitors kami sa paggawa. So syempre ganun talaga, kapag binigyan ka ng isang opportunity ng isang client owner, bigay mo yung best mo. So para mas marami pang blessing yung dumating sa iyo. So ayan po. Bali, shoutout po sa mag-asawa kanina na nakamotor na napadaan dito. Shoutout sa inyo. Hindi ko na po natanong yung pangalan nyo. So medyo nabigla kasi ako habang nagba-vlog. Biglang umenterada dito sa likuran ko. So shoutout na nga rin po pala kay Sir J. Ador Junicio. Yan, shoutout po and ingat po palagi. Shoutout na nga rin po pala kay Sir Antonio Jr. Quirante. At binabati ko na rin po yung anak niya na si Jeton Quirante na nagbe-birthday po ngayong September 18. Yan, shoutout sa inyo and more birthdays to come. Shoutout na nga rin po pala kay Ma'am Teresita Sabiano. At binabati ko nga po pala yung kapatid niya. Shoutout na rin po pala yung kapatid niya ngayon na nagbe-birthday ngayong araw na September 18. Happy birthday and more blessing to come and birthday to come kay Sir Philip Davales from Vancouver, Canada. Yan, shoutout po and ingat po palagi dyan. Bali mga Karohaus, tapusin ko na po yung video ngayon at medyo maikli nga lang din po itong video natin. Hinihintay na nga lang po namin yung next project namin dito sa Phase 4. Sana makuha ko na po yung permit at masimulan na ngayong araw ng Monday. So paano po mga Karohaus, maraming salamat po muli sa pagbisita and God bless po. Bali, kasama ko sila Missy, sila Aki, sila Chanel. Dinala ko po sila rito. Oh, mga bagong gising yan, no? Where's the frog? Chanel, oh. Where's the frog? Where's the frog? Where's the frog? Meron sila nakitang bullfrog dito, tsaka butete. Hindi, tsaka white cat. White cat, ayun, no? Yung white cat, oh. Yung pusa, ayun. So tara, let's go. Uwi na tayo. Okay, bye bye. Bye bye. Where's the froggy? Ayaw nang umalis ni Chanel dito. Tara na Chanel, let's go home na. Tara na. Let's go home. Tara, halika na. Tara na, halika na. Bye bye. Tara, tara. Ayaw na kong mali. Ayun, tara. Bye bye. What bye color na. Is this? Yellow. Yellow, this one. Red. This one. Orange. Very good. O, babay ka na dun sa white cat. Babay ka na. Bye na daw sa cat. Bye bye. Bye bye. Aba.